So ngayon, gagawa tayo ng Maha Blanca. So, ito, isang basong cornstarch, ang ratio nito sa isang basong cornstarch, limang baso na tubig, kasama na dun yung pinagpigaan ng niyog. Ito yun, pinagpigaan ng niyog. Then, yung asukal, kalahating kilo. Then, meron din tayong evaporada milk. Condense. Yan, paghaluin lang yan lahat, nilutuin. And ito yung mani. So, ito na yung pinagpigaan ng niyog. Limang baso, kasama na yung pinagpigaan ng niyog. Limang baso na tubig, kasama na yung pinagpigaan ng niyog. Then, saka mo na yung cornstarch. So, isang basong cornstarch, limang baso yung ratio niya. Ngayon, nandyan na rin yung asukal. Nandyan na rin yung asukal na 1/2, siguro 1/4 kilo. Ayaw ko rin masyadong matamis. At saka yung gatas na ibat. At saka yung condense. So, pakuluin muna natin siya. Halu-haluin. Ayan. Hanggang uminit. Dapat katamtaman lang yung ano. Mahina lang yung apoy, guys. Mahina lang. Yung toppings ko dito is mani. Mas gusto ko kasi yung mani kaysa mais. Maha Blanca special. Ang mani may. So, nandito na. Huwag niyong kalimutan. Isang tasa na cornstarch. Then, limang baso na tubig na may kasamang pinagpigaan ng niyog. Kung gusto, yun, ayaw ko yun medyo matigas. Pwede rin anim. Pero hindi naman siya titigas masyado kasi meron siyang gatas na condense. Ayan, ayan, hinalo na ng misis ko yung mani. Ayan. So, yung huli natin pag kumulo na to, ihalo na natin yung cornstarch. Yung cornstarch din, tunawin nyo muna sa ano ha, sa tubig ha. Ayan, tingnan, ipakita mo. Ayan, ito yung cornstarch. Inano na yan. Nilagyan niya ng tubig. Bago hiyali. Pag kumulo na to, ihalo nyo na yung cornstarch. Then, continuous yung ano niya. Yung continuous. Pag nalagyan niya na yung cornstarch, continuous yung paghalo-halo nyo ha. Hanggang lumambot na siya. Dapat mahina lang yung apoy. Mahina lang dapat. Kumulo na siya. So, pwede na nating ilagay ang cornstarch dahan-dahan. Then, continuous yung kanyang paghalo. Kailangan mahina lang yung apoy. Ayan, eh. Ayan. Mahina lang yung apoy. Ayan. Continuous lang yung ano, ha? Yung paghalo, guys. Para hindi masunog sa ilalim. Mamaya, ano na yan, parang mag-sticky na siya. Ayan, oh, unti-unti na siya mag-sticky. Kaya, mahina lang talaga dapat yung paghalo niya, ay yung apoy niya. Katamtaman lang. Ayan. Continuous lang yan, continuous. Continuous lang na paghalo hanggang maging sticky na talaga. Yan, luto na siya. Sinalin na natin siya sa container. Then mamaya, yung sa ibabaw niyan, lagyan natin ng cheese para masarap. Masarap tingnan. Subukan nyo to sa inyo. Masarap talaga to.
lalo na pag malamig. Ito na yung mahablangka.